namatay ang sobrang pag-inom ng tubig. Ganyan ang sinapit ng isang babae sa Amerika matapos lumagok ng 2 litro ng tubig sa loob lang ng 20 minuto. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Laman ng balita sa loob at labas ng bansa ang pagkasawi ng isang babae sa Indiana, USA. Ang ikinamatay, sobrang pag-inom ng tubig. Sa report ng New York Post, ang biktima ay si Ashley Summers, 35 years old. Nakaramdam daw si Summers ng matinding pagkauhaw habang nasa bakasyon noong July 4. Kaya uminom siya ng maraming tubig. Pagkalipas ng ilang oras, nahilo na siya at sumakit ang ulo. Pagkabalik sa kanilang bahay, humandusay sa Summers sa garahe. Dinala pa siya sa ospital pero tuluyan ding binawian ng buhay. Ang sanhi, water intoxication. Ayon sa mga ulat, uminom daw ng ganito karami o 2 liters ng tubig ang biktima sa loob ng 20 minutes. Pero sabi ng mga doktor, 1 litro lang ng tubig ang kayang salain ng ating kidney o bato sa loob ng 1 oras. At kapag sumobra ito, delikado na ang isang tao. Ayon sa clinical nutritionist na si Dr. Dex Makalintal, ang water intoxication ay isang pambihirang kondisyon na pwedeng mangyari kahit kanino. Kapag daw kasi uminom ng sobrang dami ng tubig sa loob ng maikling panahon, maaaring bumagsak ang sodium sa dugo. Ang tawag dyan, hyponatremia. Kapag sobra kasi ang tubig, lulusawin ito ang sodium sa dugo. Ang sodium ay mahalaga para hindi mamaga ang cells ng katawan. Kaya raw ng ibang cell natin pamamaga, pero ibang usapan pag umabot yan sa brainstem. Mamamaga kasi ito at posibleng mamagali ng utak. Maaring mauwi yan sa seizures, macomatose, o ang pinakamalala, mamatay ang isang tao. So nangyari dito, bumagsak yung sodium ng pasyente. At kapag bumagsak yung sodium ng pasyente, pwede siyang mag-swell. So pagka nag-swell yung cells, no, kasama sa brain, pwede mag-swell yung brain natin. So ano mangyayari? Katukin mo yung ulo mo. No, pagka kinatok mo yung ulo mo, mapapansin mo, hard siya, hindi siya nag-expand. And nag-expand yung nasa loob. Gate naman ni Doc Dex, hindi masama ang pag-inom ng 2 litrong tubig kada araw. Pero, wala namang problema sa anin 2 liters kung spaced out siya every day. So kumbaga parang in a day, 2 liters okay lamang yon. Pero hindi po pwede na 2 liters tapos in 20 minutes, 10 minutes maubos mo kasi ma-overload yung system. Sa isang gym dito sa Caloocan, mayat mayang inom ng tubig ng mga nag-exercise. Si Edgar, nakakaubos ng 2 liters sa loob ng 2 oras pero maingat din siya sa pag-inom. After ng workout mo, halimbawa, isang set mo, zip ka lang. Hindi yung lalaklaki mo yung tubig kasi mabubloat ka eh. So pagka nag-bloat ka, nabloated ka, mahirapan ka makapag-execute ng mga exercise mo. 4 liters naman ang nauubos ni Nonoy sa 5 hanggang 6 na oras sa gym. Unti-unti lang. Kasi mag-guan sa tiyan yun eh. May bigat sa tiyan. Oo. Lang nga na kunting lagok. Kunting ano, dito lang talaga sa lalamunan. Pangbasa lang siya. Para hindi lang tayo matuyuan. Sabi ni Doc Dex, kahit tubig pa yan, drink moderately pa rin. Yung 8 to 10 glasses okay lamang, even 12 glasses okay lamang. Pero in a day, hindi naman sinasabi na uminom ka ng 8 to 10 glasses in 1 hour. Kasi tandaan natin, ang ating mga katawan, merong mga functions yan. At saka uminom ng naaayon sa uhaw. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosin po, huwag maging brief at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.